dun sa inyo mga kabayan. Isisira na natin yung e-bike na sir. So nakita na natin yung pinaka-issue na ito, nahimoy na natin. Bali, ang problema ng e-bike niya is no controller. Ang nakita ko kasing siste, ang controller niya kasi nasa 500 watts lang to. Samantala nung kanyang motor isa sa 600 watts. Mga kababayero, tandaan niyo po, di ba lang mas mataas nung wattage ng controller compare sa wattage ng motor? Kasi pag... Paano masabi? Mataas po nung wattage ng motor compare sa controller, masusunog po talaga yung controller ng inyong bike, no? What? Tulad nito, is nasa 500 watts lang to. Tapos nung kanyang battery is 4812 lang. Guruin niyo, 3 wheels yan, ha? 3 wheels. Pero 4812 lang nung kanyang battery. Nadinig ko na yata yan. Better na better dito, mga ganito, is 4820. O kaya 4832, mas matagal niyo pang magagamit, no? Kasi malaki naman yung space niya, yun. Marami siyang pwedeng paglagyan ng battery. Tulad nito, malawak-lawak ng space nito, no? Pwede siya nang ilagay ito 4832 o 6032. Better na better. Matagal niyo talaga magagamit yan, ano? Wala na kayong ibang i-upgrade kasi nung ipapalit ang controller dito, nakalagay naman kasi dito, ayan, kung mapapansin po ninyo, is 4860. So may kukonnect lang kayo, like katulad nito, kung mapapansin po ninyo, may nakalagay dyan 48 volts to 60 volts. Connect nyo lang po yan, tulad nito, o kaya i-disconnect ninyo para maging 60 volts. Tapos dito naman, meron dito connection dito sa may loob, na parang ganun din, ayan, parang ganun din na sakit. Kukonnect nyo lang yan para basahin ang panel board. What the fuck? Better ako mag-upgrade lang kayo ng battery. Pero kung hindi, kung less gastos kayo, kapaganan nyo ng e-bike ninyo, bilhin na lang kayo ng ganito. Pero tandaan nyo, make sure na mas mataas ng wattage ng controller compared dun sa wattage ng motor. Okay? Okay? So yun lang. Let's go. Bukas ulit.